Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. So, alas 6 na ng umaga and it's Monday. Working week na naman guys. So, yung mga naghahanda pagpasok sa office, mag-ingat tayo sa Manila pag ganitong time. Medyo rush hour na. So, yung kapatid ko is nagluluto pa lang ng ulam. Pero ako, kakagising ko pa lang. And tara, tignan natin yung nasa labas. Tara guys, tignan natin kung ano yung nasa labas. Ayan, tignan natin yung dragon fruit ng kapitbahay namin. Pero nakatawid na siya sa aming gate. Minsan kumukuha kami dito ng dragon fruit para ipakain kay Katie. Pero alam naman nila guys, no? Alam naman nilang kumukuha kami ng dragon fruit. And ito yung tinanim na kamatis ng kapatid ko and sibuyas. So I think may flower na to. And hindi ko lang mahanap. Pero yeah, I think yan. Yan yung flower niya. And tara, tingnan natin yung harap ng bahay. May tubig dyan sa taas kasi umulan kagabi. Pero ayan siya guys. Paglabas mo ng bahay namin, bubungad sa'yo ay bukid. Ang ganda kasi green na green siya. Gustong gusto ko tong view na to pag umaga. Ayan. Green na green siya. And pasikat pa lang yung araw dyan sa park na yan. And pag pumunta ka dito, yan yung daan papunta sa highway namin. Tingnan natin. Medyo maingay na guys. May mga tricycle na sa labas. And ayan. Ito yung highway namin. Nandito ako sa highway guys kasi I think may mga nakikita akong yung mga halaman na nauuso na nilalagay sa loob ng bahay. Kaya titingin ako. I think ito siya. Hindi ko sure. Tama ba? Parang ganyan yung mga dahon eh. Yung mga nilalagay sa loob ng bahay. One time nga sinabi ng kapatid ko, kumuha yung papa ko. Ipasok namin sa loob ng bahay. Pero for sure, sisirain lang yun ni Katie. Tara, uwi na tayo. Tara guys, maingay na sa labas. Tingnan natin yung mga seedlings na itatransfer ko mamaya sa aming garden. By the way, tapos na yung aming garden. So, papakita ko sa inyo. So, eto na siya guys. Medyo malalaki na yung mga seedlings ko. Ita-transfer ko na siya mamaya. Eto talaga yung ano eh, yung unang-una kong tinitingnan pag nagigising ako sa umaga. Kasi ang sarap sa feeling na may nilook forward ka everyday. Yung paggising mo, may gusto ka nang makita agad. Eto yon yung mga seeds ko. So, ayan, may tumubo na sa aking mga bell pepper. Ayan o, ang saya. Ang saya lang pag everyday may tumutubong sprouts. And ito rin yung mga iba. Ayan. So, ito transfer ko na siya mamayang hapon sa aming garden. Medyo busy lang ako ngayon guys kasi wala kami kasama sa bahay. So basically mamayang tanghali, maglilinis ako ng bahay, maglalaba ako, and magluluto. So baka mamayang hapon ko na maasikaso ang aking garden. So gising na si Magno guys, hindi pa siya nakihilamos. And yung baby namin na sobrang kulit, ayan siya, kumakain na siya. Hello, baby! Hi!
kulit-kulit naman ng KD na to. Anong gusto mo, baby? Kain ka na. So, kakatapos lang kumain ni KD, guys. Ayan, nagpapakulit na naman siya. And pupunta kami ngayon sa likod ng aming bahay. Yung tinitirahan namin ngayon is yung family house namin. Ito talaga yung bahay namin. Hindi ko pa siya napaparenovate kasi may nagre-renta pa siya. Dito nagre-renta yung mga engineers before ng windmill. Ayan, sorry na guys, hindi pa siya masyadong maganda kasi every time na gusto ko siyang pa-renovate, may nagre-renta. So hopefully pag nabakante na siya, pwede ko na siyang paayos. Tingnan natin sa likod ng aming bahay. Ayan siya, guys. Marami na namang mga bukid. Ayan. Puro bukid. Sa harap and likod ng bahay namin, puro siya bukid. And ito yung likod ng bahay namin. So, may maliit kaming pond dyan before and may mga isda siya, tilapia. Naalala ko nagfi-fishing pa kami dyan nun, guys. Sumuhuli kami ng tilapia pero hindi na nga siya naalagaan after kong pumunta ng Manila and nagtrabaho yung kapatid ko naman sa Manila. So next project ko to, guys, hopefully maging successful muna yung garden ko. So, tara, let's go. Tara, Magno. Eto siya. Labas na kami ng bahay. Ayan, bukid na naman. Ayan, bukid. Hacienda de Berto. Hanggang sa highway. Hacienda de Berto daw, guys. Diyos ko. Sana no, may hacienda talaga kami. Pero ayan siya. Ayan. Puro green. Ang saya minsan kasi puro green yung nakikita ko. Ayan. So, ayan guys, tara na sa aming garden. Tapos na siya and 1.5 day lang siyang ginawa. Ayan! Hello! Tapos na ang aming garden. And hindi ko na siya pinabakudan, guys, hanggang sa dulo. Hanggang sa bato-bato dyan, no? Sa mga bato-bato niyan. Kasi balak ko, papalibutan ko siya ng malunggay. And may gate din siyang nilagay namin. So, tara, try natin pumasok. So, ito na yung loob niya, guys. Pinagawan namin siya ng parang bed kasi gusto namin paghiwalayin yung mga gulay na ano ba yung term nun? Pagnoan na di Tagalog, ti agkalat-kat. Hindi namin alam yung term, guys. Hindi ko alam yung Tagalog. But in Ilocano is yung agkalatkat o yung mga ano, yung mga aakyat dito hanggang dyan, no, sa taas. Parang yung mga ano, yung mga ampalaya, ganon, yung mga upo, sitaw, basta yung mga ganon. Yung in Ilocano is agkalatkat, pero sa Tagalog hindi ko alam. Pero dito naman is siguro yung mga talong, okra, kamatis, ganon. So, mamayang hapon, maglilipat na ako ng mga seedlings. Ngayon, medyo busy pa. Pero, update ko kayo, guys. Once na kompleto na namin yung paglilipat. So, ayan lang muna, guys, ang aking vlog for today. So, sana maging successful ang aming garden. So, KD, what can you say? Kiki! What can you say sa aming garden, KD? Chicken. Oh, sabi niya pala,
chicken. Ayan, kasi gustong-gusto niya yung mga chicken namin. Madami kaming chicken, guys. Kaya, pinabakudan namin siya. So, ayun lang muna, guys. Dito natapos ang aking morning tour sa aming kabukiran and sa likod ng aming bahay. So, alas 7 na. Papasok na ako sa loob ng bahay and kakain na ako. So, yun pala. If you know kung ano yung Tagalog ng agkalatkat, i-comment mo na dyan, best. And please like and subscribe to my channel.